Hello guys, welcome to my channel. Kung bago pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi ka updated sa aking mga videos. So ayun na guys, no, walang gana. Kailangan ko ng video kasi wala lang nalilungkot ako. Diba? Wala lang. Gusto ko lang may kausap kasi walang tao ngayon dito kasi ngayon ay may wedding silang pinuntahan kaya mag-isa lang dito. Walang kasama, wala rin yung kaibigan ko si Ate Norma kaya sa ngayon ang lola nyo. Yun, walang ano ngayon dito. Walang gana kasi merong wedding sa kabila sila pumunta. Kaya dito walang tao, kunti lang dito. Tapos umalis na rin sila, tapos late na rin darating. So yun, naghahanap ako nakausap. Ano bang magandang pagkwentuhan? Ano magandang pagkwentuhan? Dapat hindi ko ginagalugal. Yun. Si Mr. TV at welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So yun na guys, no, gumawa ko ngayon ng video kasi gusto ko pong tulungan ng mga baguhan or yung mga tao na gusto po nilang magsimula na gumawa na ka ng YouTube channel. Mauna po talaga, gumawa na po ako ng tutorial para kung paano po tayo magkaroon ng gumawa ng ating channel sa YouTube. Pero, pag-uusapan po natin ngayon ito, yung video na po ito, na ano po yung dapat gagawin mo. Kahit OFW ka po, maganda po kung magumawa ka po ng YouTube channel mo. Kahit sino po, ay pwede pong gumawa ng kanilang YouTube channel. Pag nag-a-apply po tayo ng trabaho, kailangan po natin ng requirements. Kahit saan po tayo mag-a-apply, kailangan po natin, mahihingin po sa atin ng requirements. Si YouTube, ganun din po yun. Pag minsan, di ba, gumagawa tayo ng YouTube channel natin, pero naka-private po siya, lahat ng videos naka-private. Yun, wala pong problema doon kahit mag-upload ka pa na yung music copyright, wala pong problema yun kasi naka-private naman po siya. Pag private po, wala po mo problema yun. Kasi marami po ako nakilala na meron po silang YouTube channel, pero ang YouTube channel po nila ay naka-private po. Kaya hindi po wala pong problema yun. Pero kung mag-decide ka po na gumawa ka po ng talaga YouTube channel at gusto mo pong ma-monetize po ito. Kaya kasi lahat-lahat po ng small YouTubers, ang goal po nila kung bakit po nila ina-accomplish ang requirement ni YouTube kasi gusto po nila ng monetization. Gusto nilang ma-monetize po yung channel. Kagaya ko ng small YouTubers, gusto ko rin po ma-monetize ang aking channel. So, ang monetization kasi po yan, meron ka na pong chance na mag-earn o kumita po ng pera sa mga videos mo. Yun ang kagandahan doon pag monetize channel ka na. So, bago mo po marating yun, kailangan mo po muna ng dalawang requirement ni YouTube. Ang unang requirement po na hinihingi niya yung 1K subscribers. Kailangan mo pong magkaroon ng 1K subscribers para maabot mo yung unang requirement ni YouTube. Ang pangalawa po niyang requirement ay yung 4K na watch hours. Yun. Kailangan pong buuhin ang 4K watch hours na yan para makapag-apply ka at pwede mo pong mabigyan ka po ng chance na ma-monetize para ang video mo ay pwede siyang lagyan ng ads. Para yung ads po, doon po tayo kakita sa mga ads na yun. Kaya po malaking opportunity o chance na ma-monetize po yung channel natin. Kaya para ma-monetize po yung channel natin, dapat alamin po natin yung mga bawal kay YouTube. Doon po papasok yung community guidelines. I-check nyo lang po doon sa YouTube community guidelines po, yung mga bawal po na hindi mo dapat gawin sa pag-upload po ng video. Kasi as content creator po, dapat nagiging responsible po tayo sa mga uploads po natin. Kasi ang YouTube po ngayon ay lahat po ng tao nandun na po nakatutok sa YouTube, yung mga bata, kaya pinoprotektahan po ni YouTube yung kapakanan ng mga bata. Kaya meron po siyang mga pinapabawal na dapat hindi mo gagawin pag nag-upload po ng mga videos. Dapat po maging responsible ka po sa pag-upload ng mga videos at bawal na bawal po magagamit ka ng hindi mo po videos at hindi mo pinaghirapan. Mas maganda po na
original yung content mo at hindi ka po nang gagana sa ibang tao. Para may chance ka na ma-monetize yung channel. So, yun na po, no. Kailangan mo lang ng 1K subscribers for K-Watch Hour. At i-check mo po muna yung community guidelines para alam mo po kung paano po mo mag-upload ng mga videos mo na hindi po masasayang yung pinahirapan mo i-upload. Kasi kung bawal po talaga, tatanggalin niya po yan at hindi po yan mamomonetize. So, ayun na nga, no. Kung gusto mong monetize yung channel mo, dapat susunod ka sa mga rules and regulations. Kasi, kahit po na monetize channel ka na, kung hindi ka po sumusunod sa mga pinagbabawal niya, pwede niya pong i-demonetize yung iyong channel. Kaya dapat po, sa pag-upload po ng mga videos, ay dapat maging responsible po tayo. Kaya sa may mga plano na gustong gumawa ng YouTube channel, alam niyo na po yung mga dapat mong gawin para hindi po kayo magka-problema sa pag-apply nyo sa monetization. So, yun lang po yung ma-advise ko sa inyo at pag-uusapan po natin, natuturuan ko po kayo kung paano ko po nakuha yung 1K subscribers at 4K watch hours sa susunod ng mga videos ko. Sa ngayon po, kung gusto niyo pong gumawa ng YouTube channel, yun po ang tanging ma-advise ko po sa inyo ay i-check niyo po muna yung YouTube community guidelines para alam mo po ang bawal at ang pwede mo may ang mga bawal na hindi mo dapat gawin sa pag-upload ng inyong mga videos. At pwede ka na po makakuha ng mga non-copyright music na nandyan sa YouTube studio para hindi rin po masayang yung pag-upload mo po kasi pag na-copyright ka rin po ay hindi rin po eligible ang iyong video para ma-monetize. Kaya dapat maging responsible ka po sa pag-upload mo po at paggawa ng inyong mga videos. At mag-isip ng sariling content para hindi po masayang yung pinaghirapan. Kasi pag nakuha mo po yung 1K na subscribers at 4K watch hour, pero hindi naman po original yung mga content mo, kinuha mo lang sa ibang tao, masasayang lang din po yung mga pinaghirapan. Ganun po. Ang gawin nyo po, gumawa na po kayo ng sarili nyong content para hindi po, huwag po kayong manggaya kasi pangit po yun na pinaghirapan ng ibang tao tapos kukunin nyo lang, i-upload mo. Kung sa inyo din po gawin yun, pangit din po kasi pinaghirapan po natin i-edit yung mga video natin. Pinaghirapan po natin gawin tapos gagamitin lang niya ng ibang tao. Hindi po natin kasi mararamdaman yun kung hindi po video natin yung kinuha, lalo na po na kumikita na po ang isang video o kumikita na po yung kanta tapos ginamit mo. Masakit po yun sa may-ari ng video. So yun na, no, pinaikot-ikot pang lahat-lahat. Yun, no, maging responsible sa paggawa ng YouTube channel. Kailangan mong makuha yung requirement na 1K subscribers and 4K watch hour. At bago mag-upload ng mga videos, make sure po na i-check ang community guidelines niyo po. Kasi makikita niyo po doon lahat ng mga pinagbabawal ni YouTube na hindi mo po dapat gagawin. Kasi iba po yung pag-upload sa Facebook, iba po yung dito po sa YouTube. Kasi marami po siyang mga rules and regulations. Yun na po yung YouTube community guidelines na dapat nyo sundin bago po kayo mag-upload ng mga videos. At kung pwede pong iwasan na huwag po nating isama ang mga bata sa ating mga video kasi mahalaga po sa kanila at pinuprotektahan po nila ang kapakanan ng mga bata. Kaya po, sana kung pwede po hindi nyo po sila may isama sa video nyo, ay sana po iwasan nyo na lang po. Mas maganda pa po gaya nito, ako, nakaupo lang po ako, nagsasalita po ako, nagsishare po sa inyo. Mas okay pa po yun, hindi ka po nagagamit ng mga ibang videos or mga kanta na copyright music. Yun. Kasi ang hirap po talaga. Kaya dapat po, kung gusto nyo po magkaroon ng YouTube channel nyo, yun po yung una-una nyo po munang dapat na gawin. Yung makuha nyo yung kanyang requirements niya ni YouTube kung gusto niyo po na ma-monetize ang inyong channel.
So, yun lang po yung tips na may share ko po sa inyo. Sana po nakatulong na kahit konti po ang aking share sa inyo. Kasi ngayon po, Friday po ngayon, pero ngayon wala pong masyadong tao kasi meron pong kinasal sa pamilya ng amo ko. Kaya wala po sila kayo nakapag-share po ako ngayon, nakapag-vlog. So, yun na, no? Yung may mga balak dyan na may mga talent na gustong gumawa ng YouTube channel, yung po dapat po muna yung alamin nyo bago na simulan ang inyong YouTube channel. So, no, ginawa ko po itong video na to. Ewan ko anong oras na. May siguro mga 11 o'clock na po dito sa bansang Kuwait. Sa susunod po, i-share ko po sa inyo ang journey ko po. Kung paano ko po nakuha yung 1K subscribers at paano ko po marireach pa lang. Kasi hindi ko naman po talaga pa na-reach yung 4K watch hour. Konti pa, may konting push pa. Pero, i-share ko po sa inyo lahat yun kung paano ko po iyon na kamit, lahat-lahat yun, mga pinaghirapan ko, paano mga ginagawa ko. Kasi alam nyo guys, ang tips lang po na sa inyo, kaya po kayo gumawa ng YouTube channel, i-enjoy nyo lang po. Isipin nyo po, no, malay nyo, hindi mo nyo masasabi yung swerte nyo kahit na small YouTubers na kayo, hindi nyo masasabi yung sa araw-araw na gumagawa ka ng bagong content, matututo ka at malalaman mo, minsan hindi mo alam gumagaling ka na kasi alam mo lahat kasi nagsisimula po sa mababa, nagsisimula po sila lahat po kay sino pong artista na simula po sila sa mababa bago po sila lumaki. Hindi po natin masasabi isang araw mapansin ka ng mga tao at biglang mag-viral yung video mo. Hindi po natin masasabi yung swerte na tinatawag natin. Kaya lagi lang po tayong i-enjoy ang bawat mga bagay na gagawin natin at maging responsible lang po tayo. Kasi sa pagiging isang YouTuber po, kailangan pong maging responsible ka sa mga ina-upload mo ng mga videos para hindi ka po magka-problema. Kasi one click mo lang po, minsan, di ba maraming nababash, kaya minsan maraming nagkakaroon ng problema dahil sa pag-upload ng videos. Hindi mo akalain na mali pa lang nagawa mo, mali pa lang yung nasabi mo. Kasi nga, bago ka pa lang, hindi ka pa sanay. Lahat po talaga nagsisimula sa wala kang alam, kahit sa mga pag-i-edit. Dami po talagang dapat pag-aralan pa. Kaya minsan magpapasalamat ka rin sa mga tao na nakikilala mo na nagsishare sila ng konting tips nila para malaman mo at mapag-aralan mo at matutunan mo ito. Kaya nga ako nagsishare ako ng mga konting alam ko sa inyo, sa mga kapwa ko na small YouTubers na huwag po kayong mag-give up. Lagi po kayong, kahit na wala na tayo sa school, mag-aaral pa rin po tayo. Pinag-aaralan po lahat ng mga bagay para matutunan po natin. Kasi, kahit sabihin natin na ikaw yung pinaka-ano sa school nyo, pero pinaka-mahina, ganun, pero hindi po natin alam yung magiging swerte po natin. Kung destiny mo o will ni God na maging isang successful ka na YouTuber at maging sikat ka na YouTuber, wala pong makakapigil dyan. Kaya lagi po natin, everyday po sa seconds lang po marami pong mga nangyayari. Hindi po natin masasabi ang mga mangyayari na malay nyo sa isang video nyo ay sumikat o kaya mag-ano siya, kagatin ng tao. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa sa paggawa ng mga bagong videos at pag-share po ng ating mga nalalaman para makatulong din po tayo sa mga nasisimula pa lamang ng mga bagong mga YouTuber, small YouTuber. I-enjoy po natin ang mga ginagawa natin, mga content. At sana huwag po tayong magsawa. Kasi ang sarap pong gumawa ng video, gumawa ng mga content. Tapos, sample mga memories mo sa ano mo, sa mga nangyayari, mga travels mo, merong madodocument mo yun, mabablog mo yun, di ba? Tapos mabibigyan mo siya ng kulay, di ba? Parang ang sarap maging isang YouTube creator. Kaya sana po, wag lang po tayo, laban po tayo para sa pangarap natin. At kung magsisimula ka ng iyong YouTube, yun po yung mabibigay ko lang po na tips sa inyo para
yung mga kailangan nyo po muna kasi yun po yung dapat muna yung 1K watch hours, just 4K, ay 4K watch hours and 1K subscribers. Yun po yung requirement muna na kukumpleto ninyo bago nyo po ma-apply ang inyong YouTube sa monetization. Yun na po. Yun lang po yung ma-share ko po sa inyo. Sana lagi po tayong happy at masaya sa lahat-lahat ng video. At sana, kung gusto nyo pong makipag-connect po sa akin, ang FB page ko po ay ito po, yung aking FB page at ang aking Instagram. At pwede nyo rin po akong i-follow sa TikTok kung gusto nyo po, para friend-friend po tayo, para mali nyo, may itatanong kayo na gusto ko, na gusto nyo sa akin itanong, at masasagot ko naman, di pwede tayong mag-chikahan, PM-PM po, ganun po. Thank you so much po sa mga nanonood sa aking videos, at sana po lagi po tayong mag-iingat lahat, at huwag po tayong matakot na lumabas sa comfort zone natin. Alam mo po yung nandiyan ka lang po na kasi natatakot ka po na gawin ang isang bagay na hindi mo pala alam na ang success mo pala ay para pag lumabas ka na po dyan sa iyo, sa comfort zone na tinatawag. Kailangan mo lumabas dyan at ilabanan mo yung takot mo para maabot mo yung mga pangarap mo. Yung nakakatakot po talaga na ganito, maganda sa social media kasi ang hirap mabash. Halos pag nagkamali ka ng mga sasabihin mo, maraming mga mata na nagbabantay sa'yo at pwede kang magkamali. Pag nagkamali ka, ibabash ka talaga ng napakaraming tao. Kaya, dapat maging maingat po tayo sa gagawin natin. May plano tayo na pumasok sa YouTube. Yun po yung mga kailangan natin. Dapat unang-una mo nang pag-aralan yung community guidelines para hindi tayo nagkakamali sa ating mga moves. Hindi tayo huwag masayang ng mga pinaghirapan natin. Kasi minsan, kinukuha mo yung requirement. Kasi ang bilis lang po talaga. Ang bilis silang tatlong pagkakamali mo lang, ay wala ka na. No, dami natin mga na-experience at nakita na talaga namang dapat maging maingat po tayo. At huwag mong pakampante kahit monetize ka na po. Monetize channel ka once na magkamali ka po. Ay, nakaabang po sila. Ang mga YouTube creator nakaabang po sa pagkakamali natin. Kaya dapat po, lagi po tayong maging maingat. So, thank you guys. Hope you like this video. And please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Bye guys! Salamat!